Okay, camera rolling, let's go. Okay, gaming na nga ako. First time lang. Yo, what's up mga Repo Peeps? It's your boy Ron, aka Big Boss. Gandang araw sa inyong lahat, sa lahat ng mga tropa dyan, kaibigan, pamilya, what's up sa inyo? Please don't forget po mag-subscribe sa YouTube channel natin, Repo Peeps TV po. So yun, pag-uusapan natin, mga Repo Peeps, pag-uusapan natin ngayon, paano ako nagre-record or nagmi-mix? Okay, so paano nga ba ako nagre-record? First thing na ginagawa ko, yung input ng recording mo. So, ano ba yung input? Ito yung mic. Mic papunta sa yung computer, yung mixer mo, yung piano mo, kung gumagawa ka ng beat, o yung iba pang gadget na pinanggagalingan nung music mo, or nung vocal. So, ako, I make sure na level yung input ng mic ko, naka-setup yung mixer ko, lahat naka-levelize para pagpasok ng vocal, malinis siya, maayos yung pasok ng isang boses sa PC ko, walang sablay, at yung volume ng microphone ang pinaka-importante. Hanggat maaari po, 4 inch away po kayo sa microphone. Kasi po, ang iniiwasan natin yung distortion. Kasi yung distortion nito yung sobrang lakas ng boses na nagiging sira, nasisira yung volume niya pagpasok sa PC. So yung mga ganun pong distortion, hindi na po nare-revive yun. Mahirap pag-mix sa computer. So dapat talaga levelize. Kung bibirit yung singer mo, ang ginagawa ko, pag bibirit ka, atras ka ng konti sa mic. Ganun yung ginagawa ko pag magre-record na yung singer. Yun, yung pinakauna. Input. Tapos sumunod na nun. So pag natapos na yung input, pangalawa kong ginagawa, pinakinggan ko po. Unang-una sa lahat, bakit ko ginagawa yun? Kasi nga, baka merong may tilaok ng manok, baka merong tahol ng aso, o baka yung singer may gustong palitan sa lyrics niya, may gustong baguhin sa tono. Kaya pinakikinggan ko ulit ng isang buo yung recording. Yun yung pangalawang step. And then, doon na magsisimula. Pagtapos ko nun, magmi-mix na ako. So, sa mixing naman, sinisimulan ko siya sa EQ, compression, tapos reverb, other effects na dapat ilagay sa vocal. Ngayon, pag natapos ko na yung basic mixing ko sa vocal, pinakikinggan ko ulit siya. Yung pinakikinggan ko naman dun, yung mga hertz or yung tono ng mix na hindi ko gusto na dapat baguhin at linisin doon sa isang mix. Like, may ma-bass, yung mataas yung hiss doon sa pagka-mix, i-adjust ko yun. Kaya pinakikinggan ko ulit siya pagtapos ko mag-basic mix. And then after that, pinakikinggan ko siya ulit. Nabago ko na yung mga dapat baguhin doon sa basic mixing, doon na po pumapasok yung ginagawa ko. So, yung volume. Pinapakinggan ko siya, no? Habang pinakinggan mo siya, pakinggan mo kung may mga words na mataas, yung volume. Pakinggan mo siya kung anong tumataas. Nagtataka kayo, bakit nag-a-adjust pa ako ng volume sa mga ganun, mga salitang mahina, malakas, may compression naman. Actually, yung compression, hindi naman niya talaga masyadong na-adjust lahat, no? Lalo na pag rap, taas-taas, baba yun to, volume ng vocal. Hindi niya na-analyze lahat. So, kailangan ikaw din mismo magma-manual. So, yun, na-adjust ko na yung volume niya. Okay na sa pandinig ko. Flat na lahat, sakto na sa mix. Ang sumunod doon, ang gagawin natin is effects. Reverb, chorus effect, flanger, whatever. Yun ang mga effects na ginagamit natin sa vocal. And then after that, na-insert ko na yung effects. Tapos na-insert ko na sa mga chorus yung effects. Ang pinakahuling-huli ko, mastering. Mastering.
sa mastering, ang ginagawa mo naman dito, so ile-levelize mo na lahat ng volume ng mix mo, yung mga bass, mid part, his part, dapat may adjust mo na sa mastering, yung level ng volume ng music, yung minimix mo. So, ang pinagkaiba ng mastering sa mixing, kasi ang mixing, isa-isa mo pa siya ginagawa. Para sa akin, ang mixing, mimix mo muna yung boses, imimix mo muna yung beat. Yun, yung mixing, basic mixing. Para sa akin, ang mastering, ito na yung kabuuan ng mix mo. Imimix mo na yung buong music. Ganun ko siya ginagawa. So, napakahaba, no? Simula tayo sa input, papakinggan mo muna yung record nila, and then after that, you're gonna do the mix, basic mixing. After basic mixing, pakikinggan ko siya ulit. Volume, and then effects, and then mastering. So, ganun ko po inaasikaso, or ganun po ako mag-process ng isang record session bago mo siya i-produce. So, inaabot ako sa isang record. Minsan nag-start ako ng 6 ng gabi, mga magta-12 ko na siya natatapos. Buong record and mixing and mastering. Minsan pag, kunyari, may magre-record, minsan kasi pag may magre-record, magkakamali. No, minsan di kabisado yung lyrics. Siguro mga pinaka-standard is 7 or 6 hours katagal ang isang recording session. Depende yun sa sitwasyon. Kung yung recording artist mo medyo sanay na mag-record, alam niya yung dapat gawin, mas mabilis, no? Kaya pagdating nila, record, tapos kagad. So, pag gano'n ang recording session, yun, mga 3 to 4 hours lang, tapos na yan. I started 2008 or 9 ako nagsimula. Pero that time, wala pa akong studio. So, nagre-record pa ako sa Haslin Records. So, dun pa ako nagre-record noon sa Malabon. Tapos, nung nag-college ako, binili ako ng PC. Bakit hindi ko i-try na? So, yun, naisipan kong gumawa. Alala ko ba noon, ang microphone ko, yung mic ng... yung webcam na maliit dati, yun yung ginagawa kong mic. Tapos nilagyan ko ng alambre, binilog ko siya, nilagyan ko ng stopping. Yun yung una kong gamit nun. Tapos ang speaker ko, yung speaker lang ng PC. Yung maliit. Yun lang yung ko nun, gamit ko. Nagtsatsagaan ko yun. So, medyo mabusisi, matagal. Pero para sa akin, pag natapos naman yung kanta, tapos napakinggan mo maganda, lumabas yung dapat mong gusto mong marinig. Swabe na yun sa akin, no? And, yeah. Masaya naman siya pag narinig mo na. Tapos may mga nagko-comment na ng mga tao, no? Na i-share mo na, nakatawa sa puso. Yun lang, no, guys? So, maraming salamat sa pakikinig sa aking munting storya ng mixing. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa Repa Peeps TV. Click niyo lang yung subscribe sa baba. Libre po yan. Walang bayad. And once again, it's your boy Ron, aka Big Boss. Babush! This is RBeats.